Isa sa maituturing na urban legend at talaga namang naging laman ng usap-usapan sa mahabang panahon sa ilang parte ng Kabisayaan ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria Labo. Ang babaeng niluto at kinain ang lamang loob ng kanyang sariling mga anak. Dahil sa naging matunog at katakot-takot ang kwentong ito, nagkaroon ng isang radio drama series tungkol sa storya ni Maria Labo. Ito ay may pamagat na Maria Labo, Aswang, na isinulat ni Ray Alejandrino. Ito'y mapapakinggan sa isang radio station sa probinsya ng Negros. Ineere at inirereplay ang radio drama na ito sa bersyon ng Ilonggo sa mga area ng Iloilo, Rojas, Antique, Mindanao at South Coronadal, Cotabato. Mabilis na gumapang ang kwentong ito sa iba't ibang panig at nang makarating sa Luzon, nagkaroon ng inspirasyon ang iilang direktor at writers para gumawa ng pelikula. At tuluyan niyang naisa pelikula ito na pinamagatang Maria Labo sa direksyon ni Roy Vinzon. Na i-feature din ang aswang na si Maria sa Kapuso Mo Jessica Soho taong 2017 ng Oktubre para sa Gabi ng Lagim Halloween Special Segment. Sadyang nagbigay takot sa mga tao at umabot sa puntong maagang pinauuwi ang mga estudyante sa bawat paaralan tuwing hapon upang di maabutan ng dilim sa daan. Sino nga ba si Maria Labo? Paano at bakit siya kinatatakutan? Para sa episode na ito ay muli nating buhayin ang kwentong naghasik ng lagim, takot at pangamba, di lang sa kabataan gayon din sa mga matatanda. Ang kwento ni Maria Labo, halina't tunghayan niyo. Ngunit bago tayo magtungo at mawili sa buong storya, nakapag-subscribe ka na ba rito sa Night Shift Stories? Kung hindi pa, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at kung sakaling magustuhan ng video na ito, maaari mong i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Ang nakaraan. Ayon sa kwento, pulis ang mister ni Maria na nagngangalang Damien. At mayroon silang tatlong anak. Sila'y naninirahan sa Western Visayas. Hindi masagana ang buhay ng kanilang pamilya, kaya nagdesisyon si Maria na mangibang bansa upang magtrabaho. Napadpad siya sa bansang Canada, nagtagumpay sa paghahanap ng trabaho bilang isang katulong at caregiver. Hindi naman nahirapan masyado si Maria sa kanyang trabaho sa bahay. Mabait ang amo nito. Hindi nga lang mahilig lumabas at makipag-usap, palagi itong pumipirme sa loob ng kwarto nito. Masayang ipinagluluto ni Maria ang kanyang amo. Ang madalas na hinihingi ng kanyang amo sa kanya ay half-cooked na atay. Matapos ang ilang buwang paninilbihan, nagkasakit ng malala ang kanyang amo. Napakatamlay nito at halos di na makabangon sa higaan. Lingid sa kaalaman ni Maria ay aswang pala ito. Malala na ang kalagayan ng kanyang amo. Nag-aagaw buhay na. Ngunit bago pa man mamatay ang kanyang amo, ay may matinding pakiusap ito kay Maria. At dahil sadyang naaawa ito sa sitwasyon ng amo niya, sumang-ayon siya sa kahilingan nito. Pinasa ng amo sa kanya ang sumpa, ang itim na kapangyarihan. At iyon na pala ang simula ng mga katakot-takot na pangyayari. Patay na ang kanyang amo. Dahil sa insidenteng iyon ay wala na rin siyang trabaho, kaya't napilitan siyang umuwi pabalik sa Pilipinas. At dito na nga unti-unting nakakaramdam ng pagbabago sa katawan si Maria. Tila nauuhaw siya, umukulo ang kanyang tiyan, di maipaliwanag ang hinahanap ng kanyang sikmura. Ilang araw ang lumipas mula nang siya'y makabalik dito sa Pilipinas, ay isang kababalaghan ang naging balibalita sa komunidad. Isang patay na bata ang natagpuan sa talahiban ng kanilang bayan. Butas ang tiyan at ang mga lamang loob nito ay parabang kinain ng hayop. Isang araw, umuwi ang asawa nitong pulis at hinanap ang kanilang mga anak. May nakahain sa mesa. Masarap ang niluto ni Maria para sa kanya. Nagtaka si Damien sapagkat nakasanayan niyang sinasalubong siya ng mga anak nito kapag umuuwi siya galing trabaho. Si Maria naman ay tulala habang nagtataga ng karne. Hindi sinagot ni Maria ang tanong at tinuro lamang ang kanyang niluto. Muling nagtanong ang asawang pulis. Maria, naririnig ko ba ako?
Nasaan na mga anak natin? Kumain ka muna. Masarap itong inihanda ko para sa'yo. Umalis si Maria para makakain si Damien. Maya-maya pa ay nakarinig ng mahinang pag-iyak si Damien at nanggagaling ito sa ilalim ng kanilang lamesa. Nang tingnan ito ni Damien, ang isa nitong anak ay nagtatago at nakatitig sa ref. Nanginginig niyang itinuro sa kanyang ama ang ref. Agad tumayo si Damien at tiningnan kung anong meron sa loob nito. At laking gulat nito nang kanyang buksan ang refrigerator at nakita roon ang ulo at ilang parte ng katawan ng anak na babae na nakalagay sa isang kahon. Napatakbo siya sa kusina at nakitang lamang loob ang kanina pang nakahanda sa mesa. Nasuka siya sa kanyang nakita nang gagalaiti siya. Sa galit ni Damien ay kumuha ito ng itak at hinanap ang misis at parang sinakluban ng langit at lupa sa kanyang naabutan. Nakaluhod ang kanyang asawang si Maria habang kinakain ang duguan nilang bunsong anak. Dahil sa nag-aalab ang galit at pagkasuklam ni Damien ay tinaga niya ng itak si Maria at tumamasa ito ng isang malaking hiwa sa mukha. Sa kasamaang palad ay nakataka si Maria at sinasabing nagpapalipat-lipat ito ng lugar upang maghanap ng mabibiktima. Hindi alam kung saan at kailan ito aatake. Sabi ng iilan na bumabalik-balik ito sa dating lugar upang hanapin ang asawa at mga anak. Ngunit ang asawa niyang pulis na si Damien ay umalis na ng lugar at tuluyan na siyang iniwan. Si Maria Labo ay walang permanenteng address. Pagala-gala ito. Ayon sa kwento ng iba, may nakakita raw kay Maria sa tabi ng dalampasigan. May nakapansin naman sa kanyang pumapara ng tricycle sa isang bayan sa Negros Occidental. Mayroon ding nakapagsabing nakasalubong na raw nila sa palengke itong si Maria sa lalawigan ng Iloilo. Huling nakakakilabot na balita ay noong may nabiktima na namang bata itong si Maria sa probinsya ng Masbate. Pasalit-salit ang kwento. Iba-ibang bersyon mula sa iba't ibang nakakita at nakarinig. Pabago-bago, may dagdag at bawas na sa istoryang ipinapasa kaya't nawawala ng kredibilidad kung totoo nga ba si Maria Labo o haka-haka lamang. Sabi ng ilang magulang, sadyang panakot lang daw ito sa mga bata upang maiwasang gabihin sa labas at umuwi agad sa bahay nang di naaabutan ng dilim. Nang interviewin naman ang ilang barangay opisyales sa Bacolod, sa ilang taon nilang pagseserbisyo sa bayan, ay wala naman silang nabalitaan tungkol dito at wala ring report mula sa mga taong sinasakupan nila. Walang sapat na ebidensya, kaya't mapapaisip ka kung talaga nga bang mayroong Maria Labo. Tunay man o imahinasyon lamang, ay di natin maitatangging bit-bit pa rin natin ang takot hanggang ngayon sa tuwing maririnig natin ang kanyang pangalan. Napatunayan man o haka-haka lang ay hindi natin matatanggal sa isipan ng mga tao sa parteng kabisayaan ang pangamba at takot na baka anumang oras ay aatake si Maria Labo sa gitna ng gabi. At dito nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-Night Shift. Huwag kakalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. I-like at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Abangan ang mga susunod pang kwentong puno ng kilabot at misteryo na naitala na sa libro ng kasaysayan. Hanggang sa muli!